Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Good morning po! At tayo po ay dadako na po sa ating pong morning devotion. I hope na ready na po kayo sa inyo pong mga tahanan. Tayo po muna ay sumandali pong manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. At dalangin po namin sa umaga pong ito ay tulungan niyo po kami na maintindihan niyo ang iyo pong kalooban upang maisagawa namin ito sa amin pong buhay. At patuloy po namin idinadalangin yung pag-iingat niyo po sa bawat pamilya sa kasaganihan nila pong mga tahanan. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, gusto ko pong basahin ito na po sa atin sa Psalm 77, 11 and 12. Sabi po dito, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Sa buhay po natin, ano po, bilang pong mga mananampalataya, may mga pagkakataon na binabagabag ang ating isip. Iniisip mo yung business mo, iniisip mo yung pag-aaral mo, iniisip mo yung future mo, at yung puso po natin, ano po, ay dumarating, ano po, doon sa problema. Na iniisip po natin yung mga problema na pinagdaraanan natin dahil sa mga kasalukuyang nangyayari, no, nababagabag yung puso natin, nababagabag yung isipan natin dahil nahihirapan ka. Okay? Kaya kaisip ng isip, no, nahihirapan ka dahil minsan, no, meron pa nga sa buhay natin, meron tayong mga sleepless night sa buhay po natin. Okay, dito sa Psalm chapter 77, nakikita natin itong sumulat ng awit, hindi siya makatulog. Kakaisip doon sa pinagdaraanan niya. Minsan nga, sa buhay natin, dumarating tayo doon sa point that we question God. Marami tayong tanong sa Diyos. Okay, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin. To keep in mind, okay, always redirect your thoughts to God. Kasi kapag nawala sa isipan natin ng Diyos, doon lalo nagugulo ang isipan natin. Okay, always redirect your thoughts to God. Kaya sabi po dito, po sa 11 and 12, I will remember the deeds of the Lord. Aalalahanin ko yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos. Yes, I will remember your miracles. Yung mga miracles na ginawa ng Diyos, aalalahanin ko yun. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Okay, so sa atin, sa mga pagkakataon na dumarating tayo, gulong-gulo yung isipan natin, iniisip mo bakit ganito yung sitwasyon mo, iniisip mo ano yung future, iniisip mo yung business mo, okay, tandaan natin, ganito po yung gawin natin. Number one, seek God persistently. Okay, seek God persistently. It means seeking His Word. No, seeking His Word, searching diligently, no, and praying without ceasing. So, ibig sabihin, sa bawat pagsubok natin, sa bawat pinagdaraanan natin sa buhay, laging may karunungang matatagpuan sa Diyos. Tandaan po natin yan. Lagi kang merong karunungang matatagpuan sa Diyos. So, maging masigasig ka lang. No, maging masigasig ka lang sa pagsasasaliksik. No, ng salita ng Diyos, meron at meron kang makukuhang karunungan. Okay, and always praying, no, pray continually. Bakit? It gives us peace, peace of mind, no, dun sa mga iniisip natin. Okay, pray consistently. Then remember what God has done for you. Alalahanin mo yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pero pwede niyo pong gawin ito. Write down those things, list the top 10 answered prayers in your life. Meron pong answered prayers sa buhay natin. Okay, ilista mo. Okay, list 5 people who love you. Merong taong nagmamahal sa'yo kung di mo nararamdaman yung pagmamahal.
merong taong nagmamahal sa iyo. Okay, write down the best things that happen in your life. Okay, marami yan no, na nangyari sa buhay mo. List all the specific blessings that happened that day no, sa buhay mo. Okay, these are the facts that God is working and He never stopped working sa buhay po natin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. At tulungan niyo po, Panginoon, yung aming pong mga isipan, yun sa marami kaming isipin sa aming pong mga buhay. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming pong buhay. At alam po namin, we consistently pray sa iyo at saliksikin yung iyong salita. Give us peace dun sa aming pong isipan. Tulungan niyo din po, Panginoon, na lagi namin maalala yung mga dakila mong ginawa. At we do believe, Panginoon, hindi ka tumitigil, Panginoon, na gumawa sa aming pong mga buhay. Salamat, dakilang Diyos. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.